Good morning, guys. So, Saturday today, and then we're going to Wexford para kumain ng cheesecake at saka mag-lunch. Pero bago yan, pupunta muna kami dito sa Mr. Price para bumili ng phone holder para sa car. So, flex lang natin ang Michael Kors bag na binili natin sa Kilder Village. So, favorite na bag ko to, guys. So, anyway, babalik tayo sa Mr. Price. So, syempre, si James, ang unang ginagawa dito kapag pumunta kami dito is bumibili ng ice cream. And then, pagkatapos, maglalakad kami, baka kasi may mga magustuhan kami. So, ngayon, bibilan daw ako ni James ng purple heart na ball pen. So, hindi kami nakabire ng phone holder. Kaya naman, dumiretso na kami sa ferry para pumunta ng Wexford. So, here is the boat, guys. It's coming. Pero we're waiting for the boat. Okay, guys. So, ito yung boat papunta sa pupunta namin na Wexford Town. So, pupunta kami sa New Ross Don Canon. And then, mula dito sa bahay namin, papunta dun sa pupunta namin, it will only take about 45 minutes. Kung ida-drive namin talaga mula sa lugar namin, tapos drive lang all the way to Wexford, aabutin kami ng siguro 1 and 45 minutes. Pero lagi kami dumadaan dito sa ferry kasi napaka-handy ng ferry na to. Kasi 13 euro lang, balikan na yun. Yay! And as you can see, James love going to this ferry. Kasi once na nandito kayo sa ferry, is pwede kayong bumaba, pwede kayong mag-take ng mga pictures. And then, pupunta kami sa Wexford para kumain ng lunch at saka ng dessert. So, pupunta kami dun sa favorite na cafe ko na nagagawa ng mga homemade cheesecake. And then, para na din makapag-practice ako ng driving kasi narrow lang yung road dito papunta dun sa cafe. So, ito yung restaurant, guys. First stop namin is itong restaurant. So, napakaganda ng restaurant na to. And quality din yung mga pagkain dito. Masarap yung food. And syempre, yung ambience sa loob ng restaurant, napakaganda din talaga. Talagang seaside. So, may mga canon sila. Kasi yung pangalan ng lugar ay Don Canon. Kaya siguro may canon sila. Pero ewan ko kung yun ba yung dahilan nun. Pero ayan nga, nag-take muna kami ng picture sa labas. And then, pagpasok mo sa loob, madaming decor na about sa ship. Yung loob, hindi ko lang na-picturean at na-videohan. Kasi nga is madaming tao, nakakahiya naman magpipicture. So makikita nyo, naka-display dito yung mga picture ng mga lighthouse na malapit lang din dito yung mga kung paano itay nat yung mga lubid. Anything about sea life is ang kanilang team. So kumbaga ship yung team nila. And then yung mga food nila is most of seafood as well. Kaya naman talagang ang gustong-gusto ni Adrian tong restaurant na to. And then this is my second favorite restaurant. Of course, my favorite is Jack Mead's. But anyway, masarap yung food dito, guys. So, ipapakita ko sa inyo yung mga food nila. So, medyo pricey lang dito, guys. Kasi ang mga meal nila dito is about 17 euro. Ang pinakamababa yata, 15 euro, which is about 1,000 peso in the Philippines. And then, pag nag-order ka pa ng starter and dessert, siguro it will cost you about probably 2,000 peso. So, per person yon. And for the kids naman, medyo mura lang yung mga bata, pang bata. Kasi nga, kapag kumain yung adult, usually kasi is 6 euro lang yung mga kids menu, which is about 350 pesos. But anyway, so we ordered, for me, I ordered spare ribs. So, Adrian ordered this starter. I forgot the name. Pero ako, in order ko kasi spare ribs, barbecue spare rib, it comes with chips as well. And then si Adrian, umorder ng lasagna and chips. And I forgot the starter, ang ganda pa naman yung tingnan. Basta fish yan, guys, so starter siya, fish.
I think that's a cod. But anyway, it's lovely. So I shared my chips to James kasi hindi naman kakain masyado si James. Chips lang yung pinakain niya. So ito nga, we're having so much fun. We have a nice meal here. Look, James. Show them you're eating. Ah, is it yummy? Yeah. So this is our favorite restaurant in Muros. Dungkanan, Wexford. So it's so nice over here, guys. Get it. So our next hub is the Murphy's Barn. So we're gonna drive there. So it's about how many minutes from here? About 20? About 20 minutes? Yeah, about 20 minutes to go there. So we're going there to have desserts because I like it there. See, James? So we ride the ferry there, so I'm gonna put it all together so you can see. So ito na guys, nagda-drive na ako nito and medyo nakasimangot ako kasi nga tinuturuan ako ni Adrian and medyo matigas yung ulo ko guys kasi hindi ko ma-position yung tama yung sarili ko sa road. I'm always going to the left and then Adrian told me to go to the right, but medyo nung magaling-galing na ako mag-drive, hindi na siya nagereklamo. Actually guys, kabado-kabado siya and sumisigaw pa siya sometimes kasi nga nagugulat siya. But I think I have it under control. And then yun nga lang, syempre kasi passenger siya, tas alam niya na bagong driver lang ako. So medyo talagang napaka-nervous niya. Tapos ako pa yung nagagalit guys sa kanya. And then sabi ko pa kanina, pagka hindi ka tumigil ng kabubunga nga mo, ay bumaba ka na ng sasakyan. But anyway, we did fine. So, nandito na kami. So, ingihi na ako. So, nagpunta agad ako ng toilet. Tingnan nyo naman yung toilet dito. Punong-puno siya ng coats. So, kaya naman gustong-gusto ko tong restaurant na to, guys. Kasi nga, nasa toilet ka pa lang. Punong-puno na yung brain mo ng mga useful coats. So, here's James. So, that's me, guys. So, that's James. He want to go to the garden already to play. But then, I said we have to go to the order food first. So we had our lunch, now we're going to have dessert. So I read a quote there, you don't have to see the whole staircase to make the first step, from Martin Luther. And napakaganda ng ibig sabihin nun. It means that sa buhay natin guys, hindi naman natin kailangan alam natin agad yung future. Kailangan mag-take lang tayo ng one step at time para makamit natin or makamtam natin lahat ng inaasam natin sa buhay. Always one step at a time. Huwag magmadali para hindi kayo magkamali. Anyway, I love this cafe not because of any reason but because it was, I think, an old castle or built from long time ago. And syempre kasi guys, gustong gusto ko dito yung coffee nila or yung cappuccino nila and yung homemade cheesecake nila. Sobrang sarap. I hope I could explain to you kung gaano kasarap itong homemade cheesecake nila. Sobrang sarap talaga guys. And even Adrian love to come here just to have cheesecake. And then after this guys, we went outside to play in the garden. So medyo yun ang pinaka-favorite part ni James dito, yung magtakbo-takbo siya sa garden sa labas. So, while we're here, Adrian and me just have meaningful conversation about life and future and of course about my driving. So, this is the reason why I love to go here kasi walang signal dito, walang phone signal dito guys. So, all you have to do is talk to each other. That's why I like it here. So, of course, we went outside. So, ito yung outside niya. Kapag spring guys, maganda to kasi madaming bulaklak. Kaya lang, winter ngayon. So, yung mga bulaklak dito namatay na sa sobrang lamig. So James still looking for the fishes in the pond pero wala na mga fish guys kasi nga sobrang lamig, mga nagsimatay na yata. But madaming mga bata dito guys, kanina kakaalis lang ng mga bata na naglalaro. That's why James love it here and James love to explore all sort of thing in here. Dati kasi may mga mini animals dito and ngayon kasi nga siguro winter wala na. And then it's also nice to spend time, quality time with Adrian and James. Just to, you know, just wander around with nature and see this beautiful sunrise or sunset or whatever. I just love James. I just love watching James playing in the
in the grass and running. I hope he won't grow too fast, guys. I just love spending each time with him. Look at that. He's so happy. But anyway, after this, okay, guys, is bumili kami sa loob para bumili ng another cheesecake para iuwi. So ito yung mga decor dito. Sobrang ganda ng decor dito, guys. Hindi ko lang napicturean lahat kasi nga hindi naman po pwedeng umakyat dun sa mga function room. So ayan si James having so much time. So napakasimple lang ng lugar na to, guys, but it brought so much peace to me and happiness. Just the quietness kasi walang signal, walang hindi ka mo magagamit yung phone. Kaya sobrang ganda ng cafe na to. But anyway, so we're going back to the ferry now. And then just gonna go the same way. So napaka-narrow ng road na to, kaya naman na-practice ko talaga yung pagda-drive sa narrow road o countryside. So ngayon, confident na ako mag-drive sa mga maliliit na road. Kasi sa Ireland, madaming road na very narrow dahil nga dati kalesa lang naman yung gamit ng mga tao dito. So yung mga country road na tinatawag, until ngayon, hindi pa din sila masyadong sementado. Not like yung mga national road. So anyway, this is the view from the ferry. It's so relaxing. It's so nice. So enjoy it, guys. Hi, guys. So over here, we're crossing the ferry. And I'm driving Sunshine. So we went to Wexford and now we're coming back. So ayan, guys. Bye! So that's it for today's vlog, guys. So hindi ako nakapag-video ng mga country road talaga kasi nga wala akong nabili na phone holder. But we'll do better next time. So that's me and James. Thank you for watching. Huwag kakalimutan mag-subscribe both YouTube channel and Facebook page natin para mapanood niyo yung mga future vlog natin and giveaways.